Hello Air Signs! Welcome to Like a Tarot! Alamin natin kung ano ang message ng person na mga Air Signs. Pwedeng ipakita rin sa mga cards na ito kung ano yung nasa isip mo. Kasi connected ka sa person mo. Angels and guides, please guide us ano ang message ng person na mga Air Signs. Ayan, ang unang message ay, naguguluhan ako. Nakita ko na yung card mo eh, hanapin ko lang. Matagal na kaming hindi nagsasama. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, hindi pwedeng salita lang na nag-iwalay na kayo. Kailangan meron talaga kayong katibayan na matagal na talaga kayong wala. Maliban na lang kung meron ng kinakasama yung dati mong nakarelasyon. Naguluhan tuloy yung person. Angels and guides, ayan. Turn back time. Sino kaya sa inyong dalawa yung gustong bumalik sa nakaraan? Ito yung next. Hindi kita matiis. Mukhang mahal nyo pa rin yung isa't isa. Kasi ito daw, not seeing you is making me sad. Kapag hindi ka niya nakikita, nalulungkot siya. Ay siya nga pala, dalawang card na kasing ipinakita, kaya yan yung binasa ko sa inyo. Itong mga cards na to naka-upright, kukuha ko ng konti para i-reverse. Siyempre para mabalanse yung reading natin, hindi palaging naka-upright. Parang kulang pa eh, konti pa. Ayan, ibaliktad ko na para balasahin na natin. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang malakas na energy sa mga air signs. Ano ang next na mangyayari? Ano ang magiging outcome? At kukuha ko ng isang bottom of the deck. Para sa mga baguhan, ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pakibasa na lang yung description sa ibaba ng video na ito. Kasi hindi na talaga kaya ng oras. May part-time kasi ako eh. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ang mga cards ay King of Swords, The Strength, Ace of Swords. Sa mga cards na ito guys, kailangan kung meron kayong argumento ng person mo, yung pareho nyo napapakinggan, yung side nyo. Huwag kang padala sa emosyon mo. Sa mga cards na ito, may katotohanan ka malalaman. Kasi, connected eh, itong mga cards na to sa personalized cards. At saka, susubukin yung pasensya mo. Kaya kailangan maging kalma at tingnan mo yung bawat sitwasyon. Hindi yung reaksyon lang ng kausap mo. At sa sitwasyon na ito, kailangan yung judgment mo, patas. At saka magkakaroon ng clarity sa situation. Ang ilan sa inyo hanggang ngayon, ayun bang negosasyon sa person mo? Or nagpapatuloy yung pagtatalo?
ang ilan sa inyo sa career. Successful ka sa career at saka sa relasyon. Kaya lang nahihirapan kang pagsabayin ito. Ang ilan sa inyo sa career, yung person mo meron siyang negative situation na nangyari sa nakaraan dahil yun sa financial. Kaya nagsusumikap itong person mo na maibigay yung mga pangailangan nyo sa araw-araw. Ang ilan sa inyo sa career ay magkakaroon ng achievement dahil na rin sa marunong ka makisama at saka yung kasipagan mo, nag-i-effort ka talaga. Para sa ilang single, ang intention ng potential person ay hindi lang relasyon kundi long-term commitment. Dahil sa itong potential person ay yun bang confident siya at saka puno ng passion. Kaya yung magiging relasyon mo sa kanya ay stable. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo nang naiisip at nararamdaman. Pareho din kayong willing na mag-commit sa relasyon. Alamin naman natin ang advice ng mystical cards para sa mga air signs. Let it go. The past is the past. Leave it there. Rather than looking back and letting history define you, make a conscious effort to keep your eyes forward and live your fullest life today. At ang isa pang meaning ng card na ito ay yung mga lesson na natutunan mo ay magagamit mo ngayon at saka sa next chapter para sa future ng buhay mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, stable at solid ang relasyon nyo. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung pakikinig sa opinion ng bawat isa ay importante na communication. At saka base na rin sa mga cards, ang ilan sa inyo, ang person mo, may mga challenges na kinakaharap siya sa ngayon. Kaya ang advice ng mga cards ay maging patient or maging mahinahon sa anumang sitwasyon na pinagdaraanan. At saka guys, kung para sa'yo talaga yung sitwasyon, yung person, or career, hindi yan makukuha ng iba. Dahil yun yung kapalaran mo. Queen of Pentacles, King of Pentacles in Reverse, Knight of Swords. Ito naman yung next na mangyayari. Nagtutuloy lang yung reading na ito guys. Isa sa inyo ng person mo ang marunong bumalanse sa sitwasyon kahit na merong problema na kinakaharap. Ang ilan sa inyo sa career, nagkakaroon ng problema pero base sa cards, sa iyo nang gagaling. Kumbaga hindi mo napapansin kung ano talaga yung punot-dulo ng problema. Hanggang sa nadadamay na rin pati yung financial. Kung ano man yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo na medyo magastos. Kaya binibigyan ka na ng warning ng mga cards na kung kailangan ng control sa sarili ay gawin mo ito. Para hindi mas lalong bumigat yung problema mo sa career man yan, financial or love life. Ang ilan sa inyo sa financial ay nagkakaroon ng problema. Maybe may mga hobbies ka na medyo magastos kaya hindi balanse yung financial mo. Or ang ilan sa inyo dahil sa business kaya nagkakaroon ka ng problema sa financial. Ang ilan sa inyo kung namroblema ka na sa financial, meron pang darating sa future. Ito yung magandang lesson para sa iyo na kailangan mong paghandaan. Ang ilan sa inyo yung problema sa financial ay masusolusyonan mo naman. Ang ilan didiskarte, ang ilan naman ay magkokontrol. Sa mga single, dalawa yung card na nagsasabi na yung potential person ay yung gusto ka talagang makasama na panghabang buhay.
Kaya sa mga single, anuman ang gender mo, yung potential person, gagawin niya lahat ng panunuyo. Yung para makumbinsi ka na maging kayo yung magkarelasyon. May istorbong pumasok sa kwarto ko. Maybe ikaw ito o yung potential person na yung bang sabi ng mga cards, huwag ka masyadong judgmental. Kasi itong person na to ay marunong mag-commit seryoso sa relasyon. May pagkamakulit or moody itong potential person. Pero kapag ka relationship ang pinag-uusapan, seryoso siya. At saka malambing. Take action. Motivate yourself to take action and cross even the most tedious task of your to-do list. Ang isa pa sa meaning ng card na ito ay yung mag-set ka ng goals para alam mo na tamang direksyon yung tinatahak mo sa buhay. At saka may iwasan mo na maantala or yung bang hindi magkaroon ng delay yung mga goals mo or plano. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit na nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo, ay nandun pa rin, nag-i-stay pa rin yung connection, nagpapatuloy. At saka ang ilan sa inyo, matyaga ka sa person mo, hindi mo siya pinagsasawaan. At saka base na rin sa mga cards, ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng misunderstanding. Ayusin nyo to guys, kasi itong maliit na problema, may posibilidad na lumaki. May posibilidad na mabaling yung atensyon ng person mo sa iba. Pwedeng sa bisyo o kaya sa betrayal. Ang ilan sa inyo, i-ghost ka ng person mo kasi hindi niya kayang aminin sa iyo yung mga maling nagawa niya. Six of Pentacles, Judgment, at Two of Wands in Reverse. Kunin nyo lang guys yung akma sa sitwasyon nyo kasi maraming air signs. Kapag hindi mo naiintindihan, ibig sabihin hindi para sa iyo. Nagtuloy-tuloy yung reading natin guys kasi ang advice ng mga cards ay mas harapin mo yung growth at saka yung pagkakaroon ng development sa buhay mo na matuto ka sa mga nangyaring pagkakamali sa nakaraan. At mas i-enjoy mo yung balanse at yung fulfilling na buhay sa present or future. Ano man ang gender ng potential person na ito ay babalik siya kasi marami siyang natutunan simula nung nawala ka. Kumbaga, kung ano man yung problema ng past person mo, problema niya yun. Mas intindihin mo yung buhay mo ngayon na nakapag-adjust ka na. Ang ilan sa inyo sa health, magkakaroon ng improvement ang health mo kasi marami kang stressful na situation na pinagdaanan sa career, sa financial. Ngayon makakabawi ka na. Babalik na sa dati yung kondisyon ng kalusugan mo. At saka ang ilan sa inyo, hindi naman ganun kabigat yung problema sa kalusugan. Sa mga single, nakatatlong cards ka na na may potential person na gustong subukan na makipagrelasyon sa iyo. Kasi ang tingin ng potential person sa iyo, ikaw yung magbibigay ng positibo sa buhay niya at mapagmahal ka. At ikaw yung person na sa tingin niya magpapabago sa buhay niya. Single ka man or nasa relationship, merong past person na sa ngayon, hindi pa siya ready na bumalik or mag-commit sa relationship. At saka guys, baka magalit sa akin yung past person kapag sinabi ko sa'yo na mas marami kang chances. Kaya masarapin mo yung buhay mo. Kung babalik ka sa kanya, uulit lang ulit yung cycle. Tsaka binibigyan ka ng advice ng mga cards na
i-let go na yung mga nangyaring hindi maganda sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, ang person mo, hindi siya nagsisisi na ikaw yung pinili niya. At saka, kahit simula pa, nung nag-date kayo, ikaw yung sakto na person na hinahanap niya. Magtatagal ang relasyon nyo, may long term, kasi matibay yung relasyon nyo. Find a way to forgive. There is freedom in forgiveness. It's natural to react when others hurt or betray us. Hindi naman porket nagpatawad ka sa person, ibig sabihin hinahayaan mo na siya nasaktan ka. Kumbaga, inaalis mo lang yung sarili mo sa sitwasyon na negatibo at toxic na person para makamove on ka sa mas positibo. Naiisip ng person mo tuwing naaalala ka niya or tinitingnan ka niya, ikaw yung importanteng tao para sa kanya. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na marami siyang nare-realize na kailangan niya mag-adjust para sa relasyon niyo. Four of Pentacles, itong card na ito, binibigyan ka ng advice na maybe ikaw ito o yung person mo na kailangan niya ng suporta mo. Kung halimbawa hindi ka pa ready para sa pagpapatawad sa past person or sa person mo, kailangan muna ng space. Kasi pagbabalik na naman ito guys, ng past person mo or person mo na nag-abandon na sa iyo. Single ka man or nasa relationship, kailangan ng healing. Kasi ang ilang single naman, yun bang yung past experience mo, hindi mo makalimutan. Kaya yung magiging karelasyon mo, yung bang magiging mahigpit ka sa kanya. O kaya nandun yung takot mo na baka iwan ka rin niya. Kaya kailangan muna ng healing. Tiwala at saka communication sa kung ano talaga yung problema sa iyo. Kasi wala namang makakalutas niyan kundi ikaw. At saka sa mga nasa relationship, sa personalized cards pa lang, obvious naman na patatawarin mo yung person or past person mo. Importante yung sarili mong desisyon kasi yung ipinapakita ng mga cards ay suggestion lang. Parang kaibigan mo na nagpapayo sa iyo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 9. Move on to life's next chapter. Four. You're about to overcome something that you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. Type 444 to affirm. 4. A sign that you would benefit from taking a leap of faith in some respect.